Samantala, mga campaign poster at tarpaulin sa Mangaldan, Pangasinan, sinimulan ng baklasin ng mga kumandidato sa election 2019. Very good! Ang iba pang detalye sa live report ni partner Jasmine. Partner! Partner, sa ating pag-iikot kanina sa ilang mga bayan dito nga sa Pangasinan, kapansin-pansin na marami pa rin mga campaign posters at tarpaulin na nakapaskil sa mga punong kahoy, ganun din sa iba't ibang struktura. Pero ang kagandahan, partner, sa bayan ng Mangaldan, maagang maaga pa lang ay may mga nag-iikot na at nagsasagawa na ng off-plan baklas. Maaga pa lang nag-iikot na ang ilan sa mga tauhan ng mga kumandidato para baklasin ang mga tarpaulin at posters na nakakabit sa mga poste, puno at mga struktura sa Mangaldan, Pangasinan. Mapamaliit na poster o malalaking tarpaulin, inisa-isa ng mga nag-o-oplan baklas. Wala silang nilalampasan para matiyak na lahat ng posters mabaklas. Malinis na, wala nang ano sa daan, yung ano, para yung tarpaulin niya matanggal na. Oh, ganun lang. Gusto ko mahirap ba, sir? Medyo madami-dami. Oh, marami ako yan. Buong Mangaldan po yan. Lahat ng mga campaign posters isinakay sa jeep. Maging ang ilan sa mga residente, kusa na rin nagtanggal ng mga posters sa harap ng kanilang bahay. Oh, maganda. Para ano, para malinis na yung ano. Wala na yung mga nakasabit-sabit. Alam mo na kung sinong panalo. Malaking bagay para sa Commission on Elections ang pagtalima ng mga kumandidato hinggil sa voluntaryong pagbabaklas ng mga campaign posters. Sinabi na namin noon nung nag-meeting po kami for the candidates na dapat within, kung maaari nga, 24 hours after elections, malinis na. So alam nila ang kanilang obligasyon na dapat tanggalin na lahat ng mga election materials, campaign materials, para bumalik sa normal yung kapaligiran ng kanilang bayan. Ayon sa COMELEC, wala namang kakaharaping kaso ang sinumang kumandidato na hindi magbabaklas ng campaign posters. Pero bilang responsableng mamamayan, mahalaga umuno na magkusa ang mga ito at makiisa sa pangangalaga at pagpapanatili ng kalinisan sa kapaligiran. Kasama si Henry Duminsil, ako si Jasmine Gabriel Galban, naghahatid ng Balitang Amianan. Partner, sa ating pakikipag-usap kanina sa mga tauhan ng mga kumandidato para sa 2019 midterm elections, ayon sa kanila, meron ng schedule yung pagbabaklas nila ng mga campaign posters. Ngayong araw ay nakaschedule sila doon sa Along National Highway. Yan yung mga iniikot nila sa ngayon. At bukas naman ay sisimulan nila yung pagbabaklas ng mga campaign posters sa mga interior barangay. Natutuwa, partner, Commission on Elections, dahil kahit na yung kanilang paalala ay inanunsyo na noon pang nagsimula yung campaign period, sinabihan nila yung mga kandidato na after matapos yung election, actually ang kanilang advice, partner, ay parang 2 days after ng election ay pwede nang baklasin. Pero ang kagandahan, partner, a day after ng election ay nagsimula na rin magbaklas. Sa probinsya naman ng Pangasinan, partner, ay may mga ilang-ilang bayan na rin na nag-start na rin yung mga kumandidato sa 2019 midterm elections na magbaklas. Ipinaliwanag din ng COMELEC na doon sa mga kumandidato na walang planong magbaklas na kani-kanilang mga campaign posters or campaign, yung mga tarpaulin, wala naman siyang violation doon sa Commission on Elections, hindi naman siya grounds for disqualification. Pero ayon nga sa COMELEC, importante pa rin na kumbaga maging responsableng yung responsible na kumandidato. Siyempre makikita pa rin yan ng ating mga kapuso na kapag diba, nanalo man or natalo sila sa katatapos na eleksyon, kung sila ay responsable pa rin, tatatak pa rin yan sa isipan ng ating mga kapusong mga butante. Partner? Maraming salamat, partner!